So, welcome mga boss sa ating YouTube channel. Ang ating trabaho ngayon ay si system repair. So, ito po ay Hyundai Tucson. Ito po yung compressor niya. So, nakabolt po yan sa may gilid. Sa bandang likuran ng makina. So, gasoline po ito. 2008 na Hyundai Tucson. So, yan po yung tatanggalin. So, ang problema po lang ito mga boss. Dami na nitong ginawa. Nag-leak yung evaporator hanggang sa yung compressor na yung nasira. Kasi dapat mga boss, tips ko sa inyo pag napalitan ng evaporator o nag-leak ng system, kailangan nyo lagyan ng compressor oil yan. Kasi nawawala yung compressor oil pag may leak. Babawasan yung balik. So, yan, ginawa natin. Ginawa natin yung Freon sa system. Ang problema pala nito, complain ng customer, nawawala daw tapos biglang bumabalik ang aircon. So, base sa aking experience, nasi-check ko yung compressor kung okay ba siya o hindi. So, yung problema nito talaga, hindi nagmamagnet yung magnetic coil ng compressor na to. Tapos tinanggal ko yung compressor, siyempre pag check ko sa compressor kung okay pa ba yung situation niya, eh, hindi naman talaga okay. So, ito yung mga nakikita natin. Yung compressor niya ay sira na talaga, although yung magnetic coil niya ay hindi na siya nag-clutch, hindi na gumagana yung clutch niya. So, malalaman rin natin na sira yung compressor. Gaya nito, itim na yung ano niya. Dapat puti yan or transparent yung oil niya. So, yan yung mga simptomas. Yan yung mga palatandaan na kailangan na magpalit ng compressor. May iba naman na malamig pa rin kahit ganyan yung kulay, pero hindi rin tatagal yan. Oh, rin yung filter, sir. Inis ito. Yung receiver dryer o condenser dryer filter. Napalitan talaga yan pag nag-palitan yung bagong AC compressor. Kasi importante yan, filter yan sa ugaw na kasi. Itong na kayo. Dapat so, lumilong na kaya po nag-color. Flush natin yung buong system. Importante yan, palitan. Yung condenser. Part number, receiver dryer. So ito pala yung itsura ng condenser filter ng Hyundai Tucson 2008. Tucson. Hindi siya kapareha sa iba na parang ano lang, ice candy. Yung tinatawag. Parang ganyan lang, mag-pull out. Siya. Bisikan. So, yan mga boss. Yeah. Money oil niya. Sa mga customers dyan. Itom na kayo. Dapat puti na. Na. Kung nagpapagawa kayo ng aircon niya. Transparent ano. Isa sa mga dahilan na pagkasira ng compressor ay yung walang dinagdag na compressor oil. Kung nagpapalit kayo ng mga pisa, for example yan, evaporator sa may dashboard nyo, at sa ano din, mga leak sa mga flexible hose. So yan mga boss, para masimulan na natin yung flushing, para mas madali natin trabahuin, tanggalin natin yung buong linya. Yan, yan yung linya niya, ang system, hanggang doon sa likod. So, para mas madali tayo mag-cleaning at malinis lang ang ating trabaho, tanggalin natin kung madali lang. May iba naman na pwedeng hindi na, pero mas maganda ang tatanggalin. Kasi may ibang unit din na mahirap tanggalin, maraming tatanggalin, lalo na yung mga engine support, nasa ilalim siya dumadaan. So, advice namin sa inyo yung ganun, ipan nyo na lang dyan, huwag nyo lang galhin sa labas. So, ayan, ginawa natin, binaklas natin yung buong linya para mas madali ang pag-cleaning at garantisado yung pag-cleaning natin. Kasi nakikita kasi natin, iba kasi yung nandun lang, naka-mount doon, saka kini-cleaning natin, hindi natin ma-sure na malinis na. So, ayan, tanggal na, condenser, easy lines. Nakita yung mga
papalitan. Pag nagpalit kayo ng AC compressor, palit din kayo ng condenser filter or dryer at expansion valve. Makikita niyo yung expansion valve doon sa may bandang dashboard. So, yun. So, yun pala yung sa may expansion valve. Yun, yun. So, ito yung pang-cleaning natin. Apat lang yung ginagamit natin. Dalawa sa condenser natin. Isa sa linya. At cleanse. Isa sa evaporator. So, depende so, ng simple lang gamit nyo. Pero ito, hindi siya ito, poisonous. Hindi poisonous to. Kaya kahit medyo malangap natin, pero may tayong hindi siya masyadong masisira. So, tinanggal na natin yung pipe. Yung sa, ano, compressor. Yung linya ng AC. Tingnan mo nga naman yan. Ito, hindi. Clear lang siya. So, maganda to gamitin yung, tapos, pag may nakita kayong mga uring, palitan mo na lang. So, kasi tinanggal na natin yung pipe, linya, buong linya, para hindi na tayo mahirapan. So, depende yan. Kasi para malinis din doon sa sasakyan, hindi ito mapunta sa makina. So, ginawa natin, tinanggal natin yung binaklas. Tapos, lagyan natin ng ganito. Tapos, hipan natin. Pati yung condenser, sama rin yun. At, siyempre yung pang-cleaning, pang-flash. Pwede nyo tagdagan ng dalawa para mas mabuti, mas malinis. Eh mga boss, ganito lang pala tayo maglinis. Kailangan natin ng spray gun. At ayan. Makikita nyo naman kung malinis na kasi maputi na yung linya niya. Makikita nyo sa loob. So, bantayan nyo lang. Kung okay na siya, pwede na yan. So, yan yung condenser. Oh. Grabe yung itim, no? Grabe yung dumi. So, kaya yan, inuna natin yan para mas madali. Yan, kung nakikita nyo, malinis na siya sa loob. So, iba siya sa kulay nung dati, yung hindi pa nilinis natin. So, next nating nilinis ay yung condenser. Kasi medyo matagal-tagal talaga to. Umabot ako dito ng mga, siguro, mga dalawa. 20 minutes. To 25 minutes, sir. Pagpa-flushing yan nito. Kasi mahirap kasi yung condenser, marami yung ano, linya na, yung tube niya. So, dapat malinis talaga na maayos. So, yan pala yung dumi niya. So, dito naman, next, sa evaporator. Ganito lang yung gagawin. Lalagyan niyo yan ng chemical doon. Tapos, discarte niya lang boss kung paano niyo linisin yan. Kasi yan, hipan niyo sa taas, sa baba, nalabas yung hanggang sa maging dry siya. Kasi kailangan niyo madry yan kasi papalitan naman yan ng bagong compressor oil. Lalagyan niyo yan dyan. Dito yung babakantin niyo ng compressor oil. Lalagyan niyo talaga ng compressor oil sa compressor, evaporator, tapos sa condenser sa mga linya-linya kasi hindi nakapagbigay masyado yung AC freon eh, yung freon eh parang ano lang yan pag nag-evaporate yan eh naging ano yan air yan. So yung lalagay natin konti-konti lang, huwag nyong isang ano lang isang can, huwag nyong isang beses lang. Dapat maraming beses kasi hindi siya nakukuha pag ano isang beses lang. So ganyan lang, dandaan lang mga boss. Kila? So pagkatapos yung lagyan yan, hipan nyo lang ng spray gun. O mas mabuti kung may ano kayo, spray gun na flexible yung dulo. Pwede yun para hindi kayo mahirapan. So ayan, nagdagdag tayo. Importante kasi yan sa evaporator na maging malinis din. Kasi party pa rin yan ng linya. So, this time mga boss, chinek natin yung bago ah. Bago at saka yung luma. Kasi ito yung palatandaan talaga oh. Na okay yung compressor. Tingnan nyo.
Grabe yung pressure. Konting ikot lang yan. Kung nakikita nyo. Pero yung luma, in-explain ko sa customer yan. Na talagang wala talaga ang pressure. Ayan o. Oh. Inikot ko talaga na mabilis yan o. Oh. Oh. Maski, ano, talsik man lang na konti. Wala. Wala talaga siyang pressure. Kaya, yan, dinidisin. Nakapag-decision talaga ako, sorry. Ruben untested. Na palitan talaga. Ruben untested. Kasi pag magnetic clutch lang yung company, magnetic coil lang yung pinalit ko, nako, backjab tayo dyan, mga boss. Hindi natin alam wasay, brogy. Kung paano mag-check ng compressor. So, yan. Ito yung papalitan, no? Yung bago. Compressor. So, ito mga boss, 2008 Hyundai Tucson, kung makikita nyo, search nyo lang dyan yung mga itsura na. So, around, yung gastos pala ng customer nito, umabot po ng, sa pyesa lang, around 22,000. So, shop namin. Compressor, expansion valve, at condenser dryer. So yan na mga boss, tapos na natin nilinis, to kinabit na natin. So fast forward lang tayo. Yan, kasi hindi tayo makavideo ng full. So yan, pagsalpak yan. Okay, yan, nakabit na natin. So dapat yung tapan yung mga linya na hindi pa kinabitan next step. Ang flexible hose. Bit na natin yung pan. Yun na yung mga likabok dun sa may bandang makina. Hindi yan makapagdulot din. Lagyan nyo muna ng safety ang mga linya. So sunod naman yung auxiliary fan. Oh, ayan, nakabit na natin. So ngayon, kabit na natin. Fix na natin yung linya ng yung compressor. Medyo nahirapan pa tayo dito mga boss. Kasi mabigat yung compressor at saka sa taas tayo sa taas natin nilagay, hindi sa ilalim. Kasi nilipat tayo eh. Nilipat tayo sa labas, hindi na sa lifter. So ganyan lang, gandaan lang mga boss. Yan, kunting higpit, huwag yung masyadong mahigpit na hindi na matanggal kasi aluminum lang yung ano, yung compressor, baka mabiyak. Sunod yung ano, linya. Pwede ding hindi, pwede ding unahin nyo. Depende sa inyo kung pabor sa inyo yung paglagay. So kasunod yung buong linya.
Yan, yun yung ikakabit natin. At ito yung expansion valve na bago. So, doon yan. Diskarte lang mga boss. Paano nyo ilagay yan? So, ayan. Fast forward tayo. Mabilis lang. Ayan, naka-bolt lang. Dalawang bolt lang yan. Sa kabilaan. Ayan. Ayan. Madali lang ikabit yung mga ganyan, boss. Pinakamahirap lang dyan talaga sa trabaho ng aircon yung dashboard. At bago niya ikabit yung mga linya, no? Yung o-ring importante, lalagyan niyo ng pang-cutlass yan. Pwede rin yung gamitin yung compressor oil para hindi siya maghalo na baka lalagyan niyo ng engine oil pampadulas. Mas maganda yung compressor oil para kahit ma-mix man yung oil doon sa loob ay walang problema. So, compressor oil pa rin yun. So yan yung mga tips natin. So ayan, nakabit na natin lahat. At bago natin lagyan ng freon, pandarin nyo muna kung okay ba yung seating. Kasi baka hindi okay yung seating, babaklasin nyo naman yung mga linya. So ganyan. Okay yung seating niya, yung belt, ayos siya, naka-straight siya, hindi siya naka-ano, hindi siya naka-putol. So ayan, pag okay na yung system, pwede nyo nang lagyan ng freon. So konti-konti muna, huwag niyong diretsuhin ng 200 ah. Konti-konti muna kasi bago yung pressure, di pwede mo pressure agad yun. Unahin niyo mga 100. Pagkatapos 150, tapos 200. So yan, check-check muna kung nagana kasi may mali niya yung mainit. So kasi nakargahan na natin, so hindi sabihin, check tayo ang leak, so ang sinikot natin yun. Yan yung sitwasyon nyo ngayon, compressor na bago. So yan. Siyempre, hindi mawawala sa atin yung temperature ng lamig. So yan yung may maliit na 19.7 degrees. Yan yung... degrees. Yan, dahan-dahan yan. Bababa yan. Aabot pa yan ng mga 16 siguro. Depende sa unit. May ibang unit aabot ng something. So, ayan lang mga boss. Yung tips lang kung gusto nyo matuto. Bagong compressor. So sa mga taga Bohol dyan, may home service po tayo. Just contact us po sa ating YouTube, sa ating Facebook, or di kaya sa ating cellphone number. So may papakita ko sa inyo. Ito yung contact natin, business card, at ito yung sticker natin. Salamat.